Touchdown Manila. Dito na tayo sa Naiya Terminal 3, guys. Dito na tayo sa Manila. So, maaga pa, guys. It's 11:15 a.m. Tapos, ang flight ko pa is mamaya pa 6. Pero, marami pa tayong gagawin. Samahan niyo ako at I will continue the travel process for going for an international flight. So, next step natin, as usual, balik ulit tayo dito sa favorite ko na pinagpapapalitan. Ito, balik tayo dito ng ano, Hong Kong dollars at saka Macau pataka. Ay, ito na yung Hong Kong dollars. So, first time ko makahawak ng Hong Kong dollars. May baon na tayo. I'm trying to change also for Macau pataka pero wala daw sila. Na super laki ng ano, ng pera ng Hong Kong dollars. So, napakalaki nito. Ito na yung pinakamalaking bills na nahawakan ko. Ito na yung check-in counters ng Cebu Pacific. Ito tayo sa ano, buti hindi masyado mahaba ang pila. Dito, international check-in. Guys, meron na akong boarding pass. So, next natin na process is I think magpapapalit ulit ako ng pataka. Dito na ako, guys, kumain. Nag-order na lang ako ng Torx kasi hindi pa naman ako masyado gutom. Dito sa Terminal 3, dito sa third floor yung mga kainan. So, ito from here is makikita na natin yung mga check-in counters. Natapos na ako kumain. Ito na ang next step natin. Para nagpapalit tayo ng pera, nag-check-in tayo, kumain tayo. So ngayon, ito na ang paghuhukom. We will go na to the immigration counter. Sige guys, let's see. Hindi na ako pwede mag-video. Punta na tayo doon. Kasi bawal ang video sa immigration counter. I will update you ano ang mga question and answer portion after. International departures. So, ayun, kita nyo immigration. Papasok na tayo dyan. Ang aga ko dumating dito, guys. Wala pang katao-tao. So, hinahanap ko ngayon yung gate ko. Gate 107. So guys, ito finally nakalagpas na tayo ng immigration. At ito na talaga yung pinaka-easiest na immigration question sa lahat-lahat ng travels ko. Para lang akong sumakay ng bus. Of course, kinuha lang niya yung passport ko. Ang inabot ko lang, actually, hindi ko naman sasabihin na yung kinuha niya. Ang inabot ko lang sa kanya ay yung passport ko at saka yung boarding pass. Ganito guys, ang gagawin nyo pag turn nyo na sa immigration. Ang dadalhin nyo na talaga ay yung passport nyo at saka together with it yung boarding pass. Saka make sure na ilalagay nyo siya so para hindi na siya mahirapan yung ano, front page. So ilalagay mo siya ganito, ito na yung passport mo at ilalagay mo na doon. Para pag open niya, kita niya kaagad yung front page at saka yung boarding pass. So, magsistart na siya magtatanong kung ano yung tatanong niya. So far, ngayon na-travel ko kasi imagine last October 14 is galing ako ng Singapore. So, ngayon, today is November 27. So, ito mag-Hong Kong na naman ako. Ang tinanong lang niya sa akin is, kailan po ang balik mo? Yun, wala na. Wala nang ibang tinanong. Last time, marami pa silang tinatanong saan po kayo nag-work, ano po yung purpose ng travel niyo. Pero ngayon, ang tinanong niya sa akin is kailan po yung balik niyo. Wala na, tapos na, tatak na din. Umalis na ako. So, pag sa inyo, yun, para
para hindi ma-intimidate yung IO sa inyo, huwag niyong ilalapag kaagad yung lahat ng mga papel, passport muna at saka boarding pass. Pero hawakan niyo yung mga itinerary niyo, yung printed ticket na may return, tapos yung mga bookings niyo ng hotel, yung mga bookings niyo ng tour, kasi kailangan yun. So at least pag tinanong niya, is automatic na naiako. So kayo matakot guys, kaya first time nyo naman mag-travel, guys, hindi na masyadong higpit ang regulation nyo. As long as talaga na yung mga basic requirements na kailangan nila is daladala. Time check, 2:35 PM pa. Then ang flight ko is 5:35. Actually, maaga ako na sumakay from Davao to Manila. Maaga talaga ako pumunta dito. Kasi alanganin naman yung oras ko kung aalis ako doon. It's tatlong flight lang kasi yung pagbibilian ko. It's either aalis ako ng 9, aalis ako ng 11, at saka aalis ako ng 1 PM. So, pag ganun yung 11 at saka 1 PM yung kinuha ko is mag-aalangan naman ang arrival ko dito. Kukulangin na ako ng time. So, ito, I prefer na lang earlier ako dumating dito kaysa naman mamaya mas stress ako sa kakahabol ng alas. So, it's okay lang guys. Ito, paupo-upo muna dito. Yeah, I'm excited makita ang Hong Kong. So, samahan niyo ako kasi pupunta tayo ng Hong Kong at magsa-side trip na rin tayo sa Macau. It's 5:30, time check in the evening. Ang flight lang papuntang Hong Kong is more than 2 hours, like 2 hours and 20 minutes. So, mabilis lang guys. Unlike sa Singapore, ang tagal. Yeah, our craft is there. Walang website na kailangan i-fill out papuntang Hong Kong, pero pag andun na kayo sa craft is bibigyan kayo nitong papel arrival card ng mga crew ng airlines. So i-fill out nyo to kasi kailangan ito sa immigration ng Hong Kong upon immigration clearance. Yes, welcome to Hong Kong! Welcome to Hong Kong! Welcome to Hong Kong. Punta na tayo ng immigration. Katapos na tayo ng immigration. So ngayon, next gagawin natin is titingnan ko kung open pa yung SIM. Hahanapin ko sana kung makakabili ng SIM at saka ng Octopus. Go-go lang ito guys. Ang hirap dito magtanong kasi halos hindi sila marunong mag-English. So basa-basa na lang tayo. Baggage, wala naman akong bag. So diretso na tayo. Close na. Ito yung Hong Kong Tourism Board pero close na. Pero ako kasi nakakuha na ako sa Nakakuha na ako sa clock. Yung mapa. Ito, pinafollow ko lang talaga yung instruction to city. Kasi basang sasakyan pero hindi ko alam saan bibili ng SIM card. Guys, nakabili ako ng SIM card. Ito, $58 sa 7-Eleven. So ilalagay ko na siya ngayon sa Ito, may binigay sila na instruction paano gagawin. Ilalagay ko na siya sa cellphone.
So, tapos na tayo guys, mag-activate ng SIM card. Next is, bibili naman tayo ng Octopus card. Ang haba-habang process na ipapalo para mag-register ng SIM card. So, ngayon, hahanapin ko naman saan bibili ng Octopus card para magamit natin sa bus. Ito na yung pinaka gusto ko sa pag-travel sa Ducati kasi parang challenge siya na talagang gagawin mo kung ano yung hindi mo pa gawin at kahit hindi mo kayang gawin is gagawin mo talaga. So saan na dito ang bus? So ayun, magpa-follow lang tayo. Papakita ko sa inyo. Ito may mga instruction naman na yun. Meaning to the city. So follow the instruction na lang. Sabi dito, right side yung bus. So, pero pupunta muna ako dun sa taas kasi dun ata makakabili ng Octopus card. Doon sabi naman, yun sa customer service office. Doon na yung customer service. Dito ata bibili ng Octopus. Ah, dito pa lang. Kung mobile Octopus. So ito guys, nakabili tayo ng baliktad ba? Octopus card dito. So ang laman, binili ko to ng 200, tapos may laman siya na 150 lang yung usable. Then pag binalik daw itong card is marirefund ko lahat, i-refund niya lahat yung 50 HKD. So okay, kasi sabi ng iba is may minus, ito naman buo. Pero ang problema is kailangan natin bumalik dito. Sige, sakay na tayo ng bus. Wow, guys. Ganda. Yes, welcome to Hong Kong. Punta na tayo sa sakayan ng bus. Success, nakabili na tayo ng yung SIM card na Octopus card. So ngayon, hahanapin natin yung bus. Saka ang una kong nautusan mag-picture sa akin is yung mga matatanda na naglilinis. Wow! Simula na na ang pakikiusap na pag-picture. Pero most of the time, I'm using lang naman my tripod. This is a challenge. We're going up now to find our bus. Kasi guys, mas mahal daw yung parang express train. So mag-pass na lang tayo. No problem. Time check, ano na? Let me check. Oh my god. 9:45 na. Aga sana namin dumating kaya lang. Siyempre, ang registration pa lang ng SIM card is mabusisi. Kaya natagalan ako. Across steps. Tapos so, pili na ano, pili na ako to start. Ito yung ano, kita nyo? Yan, bus terminus. So, babasahin natin. Nakalagay dito yung schedule ng bus. Saka kung anong sasakyan natin kung saan tayo pupunta. Napakalaki ng screen na to guys. So, let me check. Kasi sa nababasa ko sa YouTube is sa ano, A21. Ayun o, A21 muna ko. Wow! Finally, nakikita na ako ng double-decker na bus nila. Yes, I feel so amazed! Ayan na yung double-decker bus. So ito guys, ang haba ng pila ng A21. Oh my gosh, ang daming sasakay. So, maghintay tayo. Yes guys, ito. Swerte ko naman kasi naka-front seat ako. So, talagang makukuha natin yung Thank you.
guys. Ito. Papunta na ako sa aking hotel. 15th floor. Pinaka last floor ng building na to.